malinaw po ang purpose ng pagpunta ni Nery Colmenares, ni Sarati at ni Teddy Casinio ng mga representante ng CPP-NPA-NDF dito sa Senado ay para isalba ang pagmumukha nila nung nakaraang Senate hearing na hindi sila nagpakita. So expected natin dahil may rules na 2 oras silang maunang magsasalita, lahat ng pagsisinungaling at lahat ng mga pagtatanggi ay gagawin nila kasi yan ay atas ng Communist Party sa kanila. Doon sa kanyang sinasabi na kami ay nagsisinungaling ako at etc. At iba pang mga sinasabi nila patungkol sa akin, hindi ko na-glorify yun pero simple lang tanong ko. They never negate, hindi nila naitanggi na ako ay naging bahagi ng CPP-NPA-NDF mula sa taong 1991 hanggang 2008. Ibig sabihin, that's almost 18 years. Pangalawa, yung aming mga testimonya, dahil ang CPP-NPA-NDF, kung saan parehong organisasyon ang kinaaniba namin nila Sarate, Colmenares, at nila Teddy Casinio, ay parang isang criminal syndicate group. Nag-ooperate ng lihim, patago, at may mga code, may compartmentalization of information, walang roster of membership, kung kaya madali itong itanggi. At mahirapan ang gobyerno na i-prosecute sila dahil sa limitations of the requirement ng batas tungkol sa ebidensya dahil nga nag-ooperate ito sa likod ng batas, outside the law, circumventing the law, and bending the law. Tinitwist ng batas para maikutan ito so that they can be exempted from criminal accountability. Sekreto, patago, coded, at wala itong mga roster. Sabi ko, walang resibo. Number 2, patungkol sa aking involvement sa NPA, hindi naman nila direct knowledge lahat para itanggi na ako hindi NPA. Kinuha nila sa mga news clippings at kung ano-ano pa para lamang ipakita na ako hindi naging bahagi ng mga pagkilos kung saan involved direkta sila. Isa lang masasabi ko po dito sa nangyayari ngayon. Sa unang mga paglalantad at paglalahad namin at pagbubunyag, maraming lumabas na mga former cadre, former leaders ng CPP-NPA-NDF na nagpapatotoo at consistent ang kanilang mga pagpapahayag at mga testimonya batay sa mga direktang karanasan din nila, kagaya sa karanasan ko. Mahigit 100 na kami, in fact, ang iba nagtatago lang dahil hindi pa handa sa security implications ng kanilang paglalantad sa sarili nila. Right now in the Senate, we are around 9 here, and sa mga regions, there are around 12. So 21 na mga former cadre, CPP leaders, NPA operatives, NDF organizers na nanggaling sa open organizations na sinasabi namin. Pare-pareho ang nangyari, pare-pareho ang circumstansya, pinanggalingan, at ang mga connections namin. So imposibleng ito ay nagkataon. Imposibleng ito ay coincidence. Ibig sabihin, there is a preponderance of circumstantial and testimonial evidence coinciding and synchronizing sa buong proseso kung saan ang pagre-recruit sa amin ay nanggagaling doon sa mga front organizations, nanggagaling doon sa mga party list operations, nanggagaling doon sa mga legal and above ground organizations na itinayo at kinukumpasan at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. How do we know na sila ay mga CPP? Dati namin sila mga kasama. Of course, para maisalba ang kanilang mga sarili sa galit at pagpaparusa ng CPP-NPA-NDF, they will not admit to it. Kasi yan ay pagtataksil. Kaya nga, kung mayroong papatay sa kanila, hindi gobyerno, kung hindi yung mga dating kasama namin kapag ginawa nila na makipag-cooperate sa government. At pangalawa, sa kanilang mga pagpapahayag lumalabas, nakulang lang ang isang salita para magdugtong ang pahayag ni Teddy Casinio, ni Sarate at ni Nery Colmenares. Anong salita ang kulang lang para magdugtong sa kanila? Ang salitang armado. Ang posisyon, analysis, pagpapahayag, at mga propaganda lines na ginawa ni Teddy Casinio ngayon, ni Nery Colmenares at ni Sarate, parehong-pareho sa propaganda line at mga mensaheng inilalabas ng Communist Party, ng NPA, ng NDF, lalong-lalo na ni Joe Masiso. So it appears, isang word lang ang iniwasan nila, ang armadong revolusyon. Dahil ito ay bahagi ng kanilang taktika na magpatuloy sa pagsisinungaling, pagkukunwari at pagkukubli. Dahil kung maaminin nila ito sa mamamayan at may bunyag ito mula sa kanilang posisyon, ang pag-amin na ito, malaking kalapastanganan yan at pagkasira sa organisasyon ng CPP-NPA-NDF. Panghuli po, malinaw po na walang sinasanto ang kanilang mga pagpahayag dahil lahat ng kanilang dinala dito sa Senado ay puro lamang mga news clippings at personal nilang denial. Samantalang kami ng mga former cadre at former rebels, ang aming bit-bit ay direktang eksperyensya, direktang karanasan, direktang involvement, direktang testimonya.